This is my family. Pinapupunta kami ng doktor ngayon kasi tinext ko nga regarding sa kagabi pa ako nag-leak. Si Jaya nga nakapansin kasi pagkatayo ko, sabi ni Mama, bakit basa yung duster mo? Tapos yung tinext ko yung doktor ngayong umaga kasi nga mamaya nga nag-leak na ako. Gusto daw niya akong makita ngayon kaya papunta kami ngayon sa ospital to be checked. Sana magpauwiin pa kami pero wala pa naman ako nararamdaman na contractions na masakit talaga eh. Pero mabuti nang ma-check ako para sure. Ayun, balitaan ko kayo later. We're lost. Tanong ka. Oh, yan yata yung ward. Nandito na kami sa... Ano ba? Saan na tayo? Ang dami na nakaganapan nangyari. Ang bilis na pangyari. Para pumunta lang ako dito. Akala ko, check lang ako ni doktora. Wala pa si doktora. Pero ina ako. 5 cm na daw ako. Kasi hindi ko alam kung pwede itong vlog dito sa birthing room. Nasa birthing room na ako. Ayun si Papa. Hi Papa. Nice outfit. Nice outfit, Papa. At tagal ko pa siyang tinignan nung pumasok siya dun sa... Sino po? Hindi ko nakilala kaagad. Hindi kita nakilala kaagad. Sabi ko. Ayun. Okay naman dito. May ano pa doon, may sofa. Sofa bed yan, di ba? May sofa bed, may CR, may TV. Anong gagawin sa akin? Hindi ko alam. Sa-check muna ako ni doktora kung ano. Tinanong ko kasi dun sa nurse nung nag-IE, ay sa, tawag ko kung midwife or nurse yung nag-IE sa akin. Tapos tinanong ko kung, or doctor, I don't know. Tinanong ko kung, i-admit na ba ako. Sabi niya, oo, admit ka na kasi 5 cm ka. Sabi ko, kahit walang sakit, walang pa ako na-feel it. Oo daw. Ayun, tapos nag-inema. Yung pinaka-full feeling na pag-jajeps ngayong buntis ako. Ang sarap talaga ng feeling. Ayun. Tapos parang konti lang yung tao dito. Ano pa ba? Kinuha na ako ng ano, nag-CBC na. Wala pa kaming room pala after dito. At dito kasi ako manganganak. Pero hindi ito yung room na pagsistaya namin. Wala pa daw room na available. Nag-update ka na sa Facebook. Ano? Nashock ka ba? Nashock ka rin? Huh? Sige, it's parang na-shock. Hindi rin namin kasi ina-expect na now na talaga. Hindi ko rin sabi ko na nga ba. I have a feeling na hindi na ako pauwiin. Pero wala akong na-feel na hilab. Maglalakad na kanina muna ako. I-room tour ko muna kayo. So, ayan yung bed. Ayan yung... Ano yan? Basta yung pang-monitor. Tama ko. Something. Ay, may defib. Kompleto na yun. May defibrillator din. Ay, hindi. Ano ba tapos dyan? Sorry, I don't know. Tapos, dito ilalagay si baby. Ano yun, Papa? Ano yung area na yun? Yung pinanggalingan mo? Ano yun? Ah, daanan lang. Tapos may sofa dito. Tapos ito yung CR. Ito yung door, ha? Oo, doon ako galing eh. CR. Tapos ito lang yung door. Wala siya talagang door. Sliding lang. Hindi ako ma-vlog ni Kits na habang nanganak. Kasi siguro pag nilagay na lang si... Ewan ko, depende. Tatanong ko pa muna kung pwede. Buti na lang may TV. Iniwan ako ni Papa kasi sabi ko, dali niya na yung gamit ni Jun. Iniwan pa niya na. Pero anyway, sandali lang naman daw siya. Tawag ko kay nanay ko eh.
Sana malakas yung signal. Hello. Hi, Mommy. Pinutok na yung panibigan ko. Tapos ngayon, minamonitor na lang yung contractions ko. Kasi hindi ko siya masyadong ma-feed. Ano mag-provide doon sa isa ko? Okay. Nagtataka sila. Sabi mo, 100 na pero hindi. Kaya wala lang daw sa akin. Shoutout pa ako, you know? Kasi lumapit yun. Isang kasamahan niya dito, naka-VL. Naka-VL siyang Libby yata siya. Hindi ko na siya naabutan. Pero, hi! Lumapit sa akin yung kasamahan mo. Sabi, ano daw? You wanna say hi daw? Hi! Anyway, ayan na, may contraction ulit. Wait lang. Baby, baba ka na. Ah, yaw pang pumaba. Sumot ka na dyan. Hindi pa siya sumashoot. Hindi marunong. Hindi pa daw sumashoot sa... Ang tawag doon? Sa Brim. Brim? Sa butas? Ayan. Umisipan na? Binigyan ka ng pang sa date? Yeah, naramatutugtog na ila. Ang sarap ng feeling. Hindi niya, sarili ako ng nakasabi. What? Love you. Hindi, para mo na sa akin pa. Ano na? Narapang sa dami. Ba't ako binigyan ng pag-date? Sabi ni Doktor na daw. Makakatulong daw ang soften ng cervix. Kaya ako binigyan ng pag-date. Ba? Naramdaman mo pa rin? Update ko lang kayo sa anong nangyari. So, from nung around 7 PM, since hindi na siya nag-progress from 8 CM, so kailangan na mag-decide. And kasi hindi na rin nagko-contract yung uterus ni Mama, so na-expect na namin na nasisiyas siya. And yun nga, mabilis lang yung CS by wala pang 30 minutes na nailabas na si baby around 7:55.
And then, it's a boy. It's a boy talaga. And, nintay ko lang sila ngayon. Past 12 na. And, nasa recovery room si mama. And, yun yung matagal, yung pagpapagaling. Kasi, siya siya. And, kaya siya na siya dahil, cord coil. No, yun. Cord coil. Parang si Jaya din, last time. Na-cord coil din siya, pero lumabas. Ito yata talagang may pumintigil daw. Kaya, yun. So, yun. So, yun. Okay, so, update na lang namin kayo tomorrow, and good night, and yun. So, August 21st, ang birthday ni Ju. Holiday. Yan. Okay. So, ito yung room namin. Medyo madilim. And, may view. Ano pa ba? Ako lang nandito. So, yan. Walang available na room na ano eh. Ito lang eh. Kaya, sana hindi ka magtagal. Okay. So, good night. And, bukas na lang. Night. Lip lang. Ay, yung left lip lang naman po. Wala yung palette. Ah, walang palette. Okay. 36. Okay. Okay. Workout ka. Nag-workout ka ako. Sige.